Anako, hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa ng mga sulat ni Ibarra? Hindi po, Papa. Ang dutusin nga po eh. Kaya kong mamuhay na ito lang aking binabasa. Ang kanyang mga sulat na binigay sa akin ay parang tinapay. Binubusog nito ang aking puso't kaluluwa. Huwag ka sanang mabibigla sa aking ipabalita. Ano po yun, Papa? Si Ibarra, babalik na ng Pilipinas. Ha? Talaga? Krutin niyo po ako, Ma, sa pagsambalin. Baka ako'y nananaginip lamang. Na, hindi ka na nananaginip. Kailan po siya babalik? Sa isang linggo, maghahanda ako ng salo-salo para sa kanyang pagbabalik. Anak, ba't ka umiiyak? Hindi po, Ama, piso ko rin po ito. Nakapag-antay po ako ng 7 taon sa kanya. Ano pa kaya ang 7 araw? Masaya po talaga ako, Ama. Masaya rin ako sa iyo, anak. Che, mga mangmang talaga mga Indio. At pinutunayan niyo ng 20 taon na paglilingkod sa bayan ng San Diego. Mga walang modo, nakaka-visit. Che, hindi man sila marunong mangupisal. Padre Damaso, nasa bahay tayo ng mga Indio. Ba, ano naman? Mga mangmang naman talaga sila. Che! Magandang gabi sa inyo. Kinagagalang akong ipakilala sa inyo ang anak ng aking yumaong kaibigan na si Ibarra. Magandang gabi po. Oh, Padre Damaso, ikaw pala yan. Hindi ba't ikaw ay matalik na kaibigan ng aking ama? Ilang araw ang off mo? Hindi ba't ikaw ay matalik na kaibigan ng aking ama? Hindi ako, Bingi. Narinig ko ang iyong mga sinabi. Hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Ganun po ba? Paumanhin po. Wala bang pangustyan? Ikaw ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Ako nga ho. Hindi mo kayo nagkakamali. Ah, ganun ba? Maligayang pagbalik galing sa Europa. Kakilala ko ang iyong ama. O siya, tama na nakanda na iyong kapoy. Iba naman si Kapitan Tiago. Hindi man ako pinakilala sa mga babae. Ang gabi, ako nga po pala si Crisostomo Ibarra. Ayun na ba? Ganyan ba ang tamang tago sa isang mestiza? Bulag ka ba? Hindi ako bulag. Sa katunayan, mas malinaw pa ang aking mata. Pinagmamasdan ko lamang ang iyong kulot na buhok. Ay, alam kong maganda ako. Ngunit hindi ibig sabihin, ay pwede mo na binagan ang mahaling saya ko. Oh, Padre Damaso, ikaw na ang buko dito. Hindi, pagpatuloy mo ang iyong pamuko. Eh, di ba't mas malapit ka sa pamilya Santiago? Sige na, maupo ka na. Pero ikaw ang padre sa lugar na ito. Ay, nako, umalis ka na nga at ako na maupo dito. Check! Crisostomo Ibarra, kailan ka ba nagpunta sa Europa? Ilang taon na rin nakakaraan, Padre Sevilla. Ah, ganun ba? Siguro nakalimutan mo na ang tukol sa ating bansa. Sa totoo nga lang, parang ako nga ata nakalimutan ang ating bansa. 7 taon na akong nawala. Kaya sa totoo lang, wala rin akong balita kung paano namatay ang aking ama. Ano naman ang pinakamagandang lugar na napuntahan mo? Ano ba? Sa totoo lang, pinag-aralan ko yung mga bawat bansa at nalaman kong may pagkakapare-pareho pala sa pangkabuhayan, politika, tsaka sa relihiyon nila. Yan lang ba yung nalaman mo? Abay, sinayang mo lang ang pagpunta sa Europa. O siya, sige po, makakuna na po muna ako. Karating ko lang kaganina ngayon. Kailangan ko na rin umalis dahil may kailangan pa akong asikasuhin. Hindi ako papag. Malapit ang dumating si Maria Clara. Pupuntahan ko na lamang po siya bukas ng umaga. Pakisabi na lang po sa kanya. Makuna na po ako.
Nakita nyo ba? Ganyang kabastos ang batang yan. Binata, naging kaibigan ko ang iyong ama. Mukhang kilala niyo ho nga talaga ang aking ama. Siguro ho'y alam niyo kung paano ho siya namatay? Hindi mo alam? Alam mo ba kung saan siya namatay? Malungkot man hong sabihin, ngunit wala rin ho akong alam kung saan siya namatay. Wala bang nakapagsabi sa'yo na namatay siya sa loob ng bilangguan? Bilangguan? Sino hong namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Baka nagkakamali ho kayo. Teka, kilala niyo ho ba talaga ang aking ama? At sinabi mo kanina, ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Bakit siya namatay sa bilangguan? Kawawa naman ang aking ama. Kahit marangal ang iyong ama, nagkaroon pa rin siya ng kaaway. Napagbintangan, nakulong, at hindi nakalaya. At sa kasamaang palad, siya ay namatay sa loob ng bilangguan. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakikiramay ako. The saucepan. The one and only kid saucepan. Nagdarami-dami mabae mong nakilala sa iba't ibang bansa. Hindi ba ako nakalimutan? Mahal ko. Paano kita makakalimutan? Wala akong kapangyarihan na upang ikaw hindi isipin. Tingin ko nga kung poetic incarnation ng aking bansa. Eh walang iba. Hindi ikaw. Lagi din kita naiisip. Kahit pilitin ko mawala ka sa aking isip. Hindi ko kaya. May kapakita ko sa'yo. Bulok ng mga dahon. Ito yung mga dahon na nilagay mo sa aking ulo. Ay, tinago mo talaga. Siguro nga, ganun ako importante sa'yo. Memorize ko pa nga yung binigay mong sulat sa akin na pamamaalam mo noon. Mahal-mahal ko, Maria Clara. Kinalulungkot ko ang kailangan ko ng umalis. Sinabi kasi lang. Ako siya. Mauna na ako dahil siya nakalimutan ko na aking tungkulin. Kailangan ko pagpuntahan ng aking ama. Sandali lamang. Ako'y nililigay sa'yo. Ito. Magdali mo sa puntod ng iyong ama. Salamat. Mag-iingat ka. Mag-iingat ako para sa'yo, Harvey. Maria Clara, umiiyak ka ba? Ay, hindi po, Padre Damaso. Oh, Padre Damaso, nandiyan ka pala. Santiago, kailangan natin mag-usap sa iyong opisina. Sige. Ginawa mo yun? Huwag kayong magalit sa inyo. Hindi kayo nilibing sa simentera ng mga inchik. Buti naman hindi mo yung ginawa. Umuulan kasi noon, kaya tinapo ko na lang sa ilog. Ano? Isa kang malaking inutil! Leche! Walang hiya ka! Anong karapatan mong gawin yun sa akin, ama? Bitawan mo ako! Hindi akong nagpakulong sa kanya! Hindi yun ang aking pinupunto! Pinahukay mo kanyang bangkay at pinilipat ang ibang simenteryo! Ano? Hindi ako ang gumawa nun! Kung hindi ikaw, sino? Wala nang iba, kundi si Padre Damaso. Inay! Inay! Huwag po kayong matakot, Inay. Nasa simbahan lang naman po si Crispin. Ano?
Anong ginagawa niya doon? Anong nangyari sa'yo, anak ko? Dadapa ka ba? Binalip po ako ng gwardiya. Buti at nakaligtas ka. At bakit pala nasa simbahan si Crispin? Pinagbintangan po kasi siyang nagnakaw ng 2 onsa. Nagnakaw? Hindi. Mabait si Crispin. Hindi porke mahirap tayo eh. Tayo na dapat ang kanilang pinagbibintangan. Inay, bakit hindi ko kausapin iyong anak ni Don Rafael Ibarra para matulungan tayo? Ayoko nang maging sakristan. Ayoko nang maging pastol ng bakat kalabaw. Kapag lumaki na ako, hihiling ako kay Ibarra ng lupa. Pag-aaralin din natin si Crispin sa Maynila. Aahon din tayo sa hirap, inay. Oo. Oo, anak ko. Ito pwedeng ilagay? Kahit saan! Nasaan nga pala si Crispin? Ah, si Crispin? Tumakas kasama ang mga ninakaw niya. Baka pupunta yung mga guardia sa inyo. Hanapin mo na yung mga anak mo. Pasa kasi ni... Malumbado yung anak. Magsabi ka ng totoo, kundi tatali ka namin sa buhay, babarilin. Ikaw ang ina ng mga magnanakaw. Ina ng mga magnanakaw? Ibalik mo na mga ninakaw ng mga anak mo. Hindi magnanakaw ang aking mga anak kahit na nagugutom pa amin. Sila. Hindi porket mahirap kami, ay lagi nyo na kaming pagbibintangan. Sumama hindi ka sa amin. Lahat na mahirap ay magnanakaw! Sumama ka sa... Sige ho, kumain lang ho kayo tinyente at Padre Salvi. Maraming salamat nga ho pala dahil nanggap ninyo ang aking alak na dinang sa aking maligtas sa alisama. Ibarra, nalaman mo ba yung kriminal na umatake kay Padre Damaso kahapon? Kriminal? Sino yung kriminal? Yung umatake kay Padre Damaso kahapon. Ano? Inatake si Padre Damaso? Oo. Nagpapahinga pa rin siya sa kama ngayon. Ang sinabing gumawa nun ay si Elias. Sino? Si Elias? Marahil nagkakamali lamang ho kayo. Si Elias? Yung nagmamaneho ng bangka natin kanina? Ano? Malaking katangahan ang ginawa nyo! Hindi ko naisip na kriminal pala yun. Mukha kasi hindi. Mabuti't hindi kayo nasaktan. Tim! Ang gabi! At wala! Ang mga anak! Pakainin natin siya. Pandilim. Ang mga gabi. At wala. Hindi ba sisang pangalan niya? Oo. Siya yung ina ng lalaking pinagbibintangang magnanakaw. Ngayon, hindi niya pa rin mahanap ang kanyang mga anak. Kawawa naman siya.
Sige, Chrysostomo. Mauna muna ako at maliligo na din ako. Ah, sige. Maligo ka mabuti, mahal ko. Mauna na ako sa inyo. Kailangan ko na rin ang umalis. Niligtas mo ang buhay ko noon, kaya niligtas ko rin ang sa iyo. Pero kalahati pa lang ang nababayaran ko sa iyo. May ipagagawa ako sa iyo. Maliligtas, magsalita ko. Huwag mong sasabihin sa iba ang tungkol sa mga babalang sasabihin ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, alam kong gusto ka nilang ulihin mo at hindi ka tayo papakuha. Hindi ko iniisip ang sarili ko, ikaw ang iniisip. Anong ibig mong sabihin? May nakaraan ang iyong lolo at iyong ama. Sila ay mga kaaway. Kilala mo ang mga kaaway ko? Isa lang sa kanila ang kilala ko. Huwag mong kakalimutan ang mga sinabi ko sa iyo. Iligtas mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng bansa. Kailan tayo muli magkikita? Kung kailan mo gusto. Basta kung kailangan mo ako. Nandito lang ako para sa'yo. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Babayaran ko ang utang ko sa'yo hanggang kamatay. Ganun din ako serious. Matatawag niyo bang trabaho ang paninermon? Abay, oo naman! Paano mo naman nasabi? Well, hindi niyo ba napapansin si Padre Damaso? Hatuwing siya'y sinisigaw at nagdadabog, siya'y tumataba! Bang isa sa mga pangarap ko ay makapagpatayo ng paralin para sa akin naman tsaka para sa mga bata din sa aking bahay. Ano mga pinag-uusapan? Ituloy niyo. Hindi, nabanggit lamang ni Senyor Ibarra ang tungkol sa pagpapatayo ng paaralin. At tungkol lang ko dyan, wala akong alam sa architecture. Kapag kasi paaralin ang pinag-uusapan, dapat maging isa kang expert. Wala na ba mong tatanga sa mga Indio? Hindi man lang nila alam magtayo ng apat na dingding at lubong. Ano pa ba kailangan sa isang paaralin? Napakaganda mo talaga, mahal. Salamat, mahal ko. Ang aking kagandahan ay parang walang kupas ang hindi. Alam mo kasi, ang mga Indio, kapag may napag-aralan, may titulo sila. Pero kung pupunta lang sila sa Europa para sayangin ang pera nila, ang Diyos nang bahala sa kanila. Mahal ko! Senyor Ibarra! Walang lalapit! Nagsasabi lang ng totoo. Bukulis dili ka! Hindi mo man lang nirespeto ang aking ama padre. Ang iyong bunga nga ay puno ng kabanalan, ngunit ang iyong puso ay puno ng pagmamalabis. Huwag kayo lalapit! Akala niyo ba'y dudungisan ko ang aking kamay? Akala mo ba, padre, ay mas mataas ka sa iba upang magkaroon ng karapatan upang sila ay husgahan? Ang aking ama ay marangal. Para sa taong ito, binuksan ng aking ama ang kanyang sariling pinto. Pinaupo sa sariling upuan. Tinrato bilang isang kaibigan. Ngunit ano ang ginawa ng taong ito? Pinakulong niya ang aking ama. Pinagbintangan. Inilipat ang bangkay. Binastos niya ang alaala ng aking ama! Huwag mo itong gawin, mahal ko! Hanga! Para magkaraon tayo ng kapayapaan, ititigil ko na inyong kasal ni Senyor Crisostomo Ibarra. Ama! Huwag niyo po itong gawin sa akin! Mahal na mahal ko si Crisostomo! Pero buo na ang aking desisyon. Pero ama! Huwag kang mag-alala, anak ko. Ikakasal ka pa rin. Gusto kong ikasal ka sa pinsan ng aking bayaw. Pamangkin ni Don Tiburcio Espadanya, Alfonso Linares. Padre Damaso! Bakit? Nag-aarte ka? Maswerte ka nga dahil pumayag mo pamakal kong pakasalan ka! Dona Victorina! Ikaw, huwag mong tatanggihan sa Linares kung ayaw magkaroon ng gulo! Maria Clara, Iya, siya ang gusto kong pakasalan mo. Kung maimik na kayo, huwag na walang dintahan ng aking puso dahil ang aking puso ay nalikha lang para kung gusto mo. Sinisikol na ba kami? Oo, dahil tayo yung pakasal!
Gusto kong pakasalan mo si Linares. Kung hindi mo siya papakasalan, ikaw ay magmamadre. Ano ang pipiliin mo? Anong karapatan niya papiliin ako? Meron akong karapatan. Dahil ako ay ang tunay mong ama. Saan na ako'y dadalo sa iyong kasal? Bakit, Maria? Malamig ang kamay mo. May problema ka ba? Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong problema. Alam mo naman ang mahal kita. Hindi kita napagalitan. Bakit, anak? Dahil ba kay Binares? Hindi dahil sa kanya. Mahal mo ba ako? Anak. Kung mahal mo ako, protektahan mo ako, aking ama, at piliin mo siyang iurong ang aming kasal ni Linares. Basta't buhay siya, kaya kong magdusa at maghirap. Basta't may narinig ako tungkol sa kanya. Pero ngayon patay na siya, magpamadre na lang ako at magpapakamatay. Anak, patawarin mo ako. At pinakasal pa kita sa hindi mo talaga mahal. Magmamadre ako o mamatay? Anak, hindi pwede. Kailangan mo makikasal sa ibang lalaki. Pipiliin ko ang magmamadre. Anak, piliin mo na lahat ng ibang lalaki. Ayos lang sa akin. Pipiliin ko ang magmamadre. Anak, sige. Ayos lang sa akin. Kahit masakit sa akin kalooban. Magmamadre ka. Ayoko mamatay ka. Totoo nga pa lang, may Diyos na nagpaparusa. Sana ako na lang ang pasurusahan. At huwag na ang aking anak.